Diyos, ikaw ang buhay para tayo muling hawa. Si Mark, masigit na diyan. Natatapos ang pito kahit nakalatang tayo. Kaysa dumada, nadaan sa gawa. Maraming salamat po. Siyempre po, nais ko pumatiin very close friend ng pamilya ko po, Nanay Baby. Happy, happy birthday po. Nanay Baby, happy birthday po. At siyempre po, si Governor Delta Pineda. And of course, ma'am, former President Gloria Macapagal Arroyo. And of course, ang ating susunod na Vice Presidente, Inday Sara Duterte. And especially our next President of the Philippines, President BBM Bongbong Marcos. At sa lahat ng Senador, maraming salamat po. Mabuhay kayo lahat. Alam niyo po, malapit talaga sa puso ko, mga pampaka. Marami din akong pamilya sa Sasbuan, mga pampaka, pamilya ng aking ama. Kaya hindi ko talaga kayo makakalimutan. Makakaasal din po kayo sa akin. Baka nakilala niyo po ako sa Bill Program ni President Duterte. At isa sa mga dahilan kung bakit ako gusto tumakbong senador is para ipagpatuloy po ang programa na simulan ni President Duterte. At lalo na po dito, alam ko, malaki po ang pangailangan natin dito sa infrastruktura. Alam ko naman dito, minsan tatlong araw na umabahan ang agad sa Pampanga. Marami po tayo na simulan na flood control program sa time ni President Duterte. Kaya ito po ay kailangan natin magpatuloy. At ito ang commitment ko sa inyong lahat. At pag ako ay sinuportan niyo po at ako ay nakarating po sa Senado, ipagpapatuloy ko lahat ng flood control programs. Gagawa po tayo ng master plan para masol ang bahagi ito sa Pampanga sa buong Central Luzon. Dahil ito, malaking issue po at kailangan na natin ayusin ang bahagi. At sasabihin ko lang ang mensahe ko po sa inyong lahat, ang sa tingin ko po, ang tandem na makakapagpatuloy sa Build Program na simulan ni President Duterte ay ang tandem ni Vice President Sara Duterte at ni President BBM Marcos. Ngayon pa lang, yung pinag-usapan na namin yung master plan sa flood control na gagawin po namin dito sa Pampanga at sa buong Central Luzon. Kaya sana po, supportahan niyo kami at yun ang kami, commitment namin sa inyo na alam ko na rin po, nakita ko na po yung mga master plans. Kaya natin gawin, kaya natin lutasin po ang problema ng baha. Basta po, tayo nagkakaisa. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo kung susuporta pamamahal sa buong unity lahat na sa ating susunod na Vice Presidente at Presidente. Maraming salamat po. Mark Vigar, number 16. Buhay po kayo lahat. Happy birthday na tayo. Ay, susitaw ang buha. Atay tayo negosyo sa ilalim ng MSME Law. Pati na rin ang kabataan. Alam niyo ba ho na may 26 million na deaf estudyante na walang sarili gadget o tablet at daming nanay ang humihili po sa akin. Kaya nag-file po ako ng one tablet, one student act para magkaroon po ng sarili gadget. Senador ay susuporta dito dahil bilang chairman ng Senate Committee on Finance ng 5 taon, alam ko po na yung 80 billion pesos na kailangan para sa panukal ng batas na ito ay kaya natin gawin. Maigli lang po ang panahon at hindi pala ito rally, ito ay pagbalik.
kay Vice Com Lilia Nanay Baby. Salamat po sa pagkakataon makasama kayo. Special greetings sa ating mga nanay, community workers, Nanay Baby, pwede po gayamin ang inyong ginagawa dito. Kung meron po kayong nanay workers, kami sa Antique, gagawa po ko ng Inday Community Workers. Para na rin sa amin, kasi ang Davao ni Inday Sara, kami po, mga kinaraya sa Antique, ako po si Inday Loren. So ang nanay ng Pampanga, ang Inday ng Davao, at ang Inday ng Antique, tutulungan ang grassroots health workers ng ating bansa. Loren Legarda. Kasi po, ito po ay patatso. Ito po ay isang micro-enterprise ng mga maliliit na mga kababaihan sa bundok na gumagawa po, nag-happy para po sila ay may trabaho. Gaya ng inyong mga negosyo maliliit dito, tutulungan po natin ang mga maliliit na negosyo, lalo na po ng mga kababaihan para mula sa pandemya. Ako, BPM Inday Sara. Bibigay ko po ang aking ambag para po tulungan kayong dalawa na makabangon ng muli ang ating mahal na Pilipinas. Dakan kong salamat. Dakan kong salamat, malapakan tayo po! At sa aking pong former boss, ang nagnombra po sa akin na Secretary of National Defense sa edad na 43 anyos, President Gloria Macapagal Arroyo, Tatay Pong Pineda, Governor Delta Pineda, Ingtutuki po tamong Presidente ng Republika ng Pilipinas, ang aliwa po ni Apo Bongbong Marcos. Ingtutuki po namong Vice President of the Republic of the Philippines, Mayor Inday Sara Duterte. Ang mga kasama ko po sa senatorial slate ng BBM Sara Unity, mga magigiting masasanting barangay chairpersons, Yeti pong Kapampangan, NCW, malalago po kayo nga. Kahit po si Robin, sinasabi niya na po, malago po kayo nga. Pero nanay, nandito po lahat ng may NCW, ibig sabihin, libre ang mga asawa nila ngayon. Nung muli kayong pota, i-check nyo nung no ka rin ang mga asawa nyo ang yan eh. Mayapgat panapon po kay Kungan Bilog Kapampangan. Sinabi ko na po sa inyo noon, tatlo po ang kinautangan ko ng loob na tiga Pampanga. Unang-una po ang unang boss ko na tiga Pampanga. Wala pong iba kung hindi si Attorney Estelito Mendoza. Palakpakan po natin si Atong Titong. Kung saan ako nagtrabaho ng ilang taon, ako akong susuporta. Ngayon po, anong importante para sa Pampanga? Para sa akin po, simple lang. Suportahan natin ang liderato na namumuno sa probinsya na nagkaroon ng 8 billion contribution sa national taxes. 8 billion ang binigay nyo kahit na may pandemya. Ibig sabihin, halos 30 bilyones ang kinita dito dahil sa mabuting pamamalakad ng probinsya. So, ba't ko ba mag-iimbento ng iba? Suportahan ko na lang po si Gov. Delta at si Nanay at lahat po ng namumuno dito. Yun na lang po. Dakal salamat ko kay Kungan Bilog, kay Kupuka Kalingwan, itang pagkaluguran
pagmamahal na pinakita nyo po itang keting tao kong siping nyo a probinsyang Tarlac. Dakal salamat po kay Kuman. Dakal pong salamat. Palakpakan tayo po Senator Gibo Teodoro. Ito ay isang tunay na pagpapago kay True-Blooded Marcos Nuevez. Si Attorney Larry Gagon. Magandang hapon sa inyong lahat, mga taga-Pampanga at mga Tarlac at Bulacan. Itong eleksyon na ito ay napakahalaga sapagkat tayo ay kailangan lumabas, dapang-dapa ang ekonomiya at napakarami nating problema susunugin. Kaya nga kinakailangan ang ating ihahalal na presidente ay isa matalino, mahusay, malawak at eksperyensa at higit sa lahat ay may tunay na hari na maglingkod sa bayan. At yan ay walang iba kundi si Bobo Marcos. At kailangan ng katuwang na isa rin matalino, mahusay, matapang at tunay na nagmamahal sa Pilipinas. At yan ay si Inday Sara Duterte. Kailangan buo ang unitin ang mga programa ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara ay susuportahan ng lahat ng mga senador sa unitin. Kaya dapat iboto rin at suportahan din ang unitin. Kasama na dyan ang aming guest candidate na si Robin Padilla. Binigyan lamang kami ng 2 minuto para magsalita. Kaya nananawagan ako dito sa ating mga barangay captain, sa mga barangay officials at sa lahat sa inyo, mga taga-Pampanga, kami ay humihingi ng suporta. Kailangan solid ang Pampanga sa PBN Sara Unity! Ang mga taga-Pampanga ay matatalino at nagkaroon tayo ng isang presidente na napakagaling din. At yan ay ating boss na si President Gloria Macapagal Arroyo. Nakilala ninyo ako bilang Marcos Loyalist. Nakilala ninyo ako bilang tagapagtanggol ni BBM. Nakilala ninyo ako bilang tagapagtanggol ng pamilyang Marcos. Pero bago yan, ako ay naging pagtanggol din ng ating mahal na Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Lahat kayo ay marunong. Marunong kayong kumilatis ng dapat na maging pinuno ng ating bansa. Kasama na yung mga senador. At lahat kayo ay matalino. Lahat kayo ay mahusay. Lahat kayo, mga taga-Pampanga, ay marunong pumili at kumilatis ng kandidato. Ang mga taga-Pampanga ay susuportahan at ibiboto si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte dahil ang mga taga-Pampanga ay hindi. Maraming salamat. BBM Sara Unitin. Bakit po? Ito lang po ang Unitin sa pangunguna ni Apo Bongbong at ni Inday Sara na meron pong adhikain. Ang sa mga